Okay guys, bali papakita ko sa inyo kung paano magbukas na salamin itong solar floodlight. Ayan o. Paayos o. Papakita ko ngayon kung paano ito tatanggalin nyo sa kanyang salamin. Ayan. Una, kailangan natin ng blowtorch. Ayan o. Tapos kailangan natin ng diesel. Ayan. Una niyong gawin, lagyan niyo ng diesel lang paligid ng flood lamp. So ganito. Para lumambot yung sealant sa paligid niya. Ayan. Ayan, ganyan lang. Itagilid niya yun ng kaunti para malagyan lahat ng palibot. Ayan. Nakita nyo? Tapos ito. Oops. Ngayon, pagkatapos ninyo yung ledyan ng diesel dito sa paligid ng salamin ng flood lamp, yeah, ganito rin nyo lang para kumalat siya. Tapos gamitan natin ng blowtorch. Ingat lang kayo dito ha, hanggat maaari magsuot kayo ng shades. Ayan. Tamang apoy lang gamitin nyo, huwag masyadong malakas. Ayan, ganyan lang. Tapos painitan natin tong paligid. Huwag nyo masyadong itutok ng ano. Ayan, pati itong pating may metal niya, ayan. Ito lang ang hagod. Painitan nyo yung salamin tsaka yung nasa may side na metal. Gawa yata sa alum yan. Tapos itong salamin, magsuot kayo ng shades ha, para protection nyo. Kasi baka mamaya magkamali kayo ng paghagod ng apoy nito, magcrack, matilansikan kayo sa inyong mata ng fragment na salamin. Naikin na yung safety tayo. Safety first. Ayan, ganito lang. Painitan nyo siya. Huwag nyo tututok ng napakatagal kasi posible magkrakan sa salamin nyo. Yan, ganito lang. Yan, makita nyo, umusok yung kanyang palipot. Nakakaramong vlog ko ng pagkatanggal nito kaya hindi ako napapasok kasi makapal yung balat ko sa aking kamay. Nakita nyo nga ninyo yung kalyo ko. Makapal yung balat sa aking kamay. Mas maganda kung gagamit kayo ng gloves para hindi kayo mapasok. Ayan, ganyan lang. Apoy na. Sa ito na mainit. Pag umuusok na na ganun, pwede na ninyo ilipat yung apoy. Ayan, ganyan.
Huwag yung bababa rin ng gusto. Ay, ganito lang ang hagod. Lalay lang. Wala nga lang akong gloves dito para gamitin. Pero kaya ko init nito. Okay. So, gamitin ko liha para sa paghawak dito. Tapos, ayan, nakita nyo, nagbababol siya. Ayan. Ayan natin nyo yung paligid niya, nagbababol. Ayan. Okay. Okay, itong kabinan natin. Ito gamit ko yung cutter para pasok sa loob. Tapos gamitan nitong screwdriver na flat para pampersa. Ingatan lang ninyo kasi baka mabasag. Ayan. Ayan, umaangat na agad. Yun. Ayan na rin yun, humiwalay na agad yung sealant. Ayan. Ikala na ninyo ito, tapos ibang side naman. Alari lang kasi baka mapasag. Ayun, umangat na. Ayan, alalay, tapos sa kabilang side naman. Kita ba ninyo? Isat natin. Ayan, nakaangat na. Alalay lang. Tapos dito naman. Lalagatik yan pagka yung umaangat na. Pagka mawalay na yung kanyang silan. Ayan o, umaangat. Alalay lang. Huwag yung mamadaliin. Kasi baka mabasag. Dito naman. Slowly but surely. Ayan. Ayun. Tayo lumalikitik. Ibig sabihin, humiwalay na yung kanyang silan. Ay, nabali pala. Yun pala lumalikitik. Oh, naputol. Ayan. Nakangat na halos. Oh. Mainit. Ayan, ganyan lang. Tapos angat natin. Ayan. Ayun. Ayan ang kanyang tiket. Oh. Ayan itong cup siya. Diesel lang gamitin natin. Tsaka init ng blowtorch. Ayan, napahiwalay natin agad. Ayan siya. Yung ibang sealant, ayan o, naiiwan. Ayan. Ito yung naputol kanina. Ayan, tanggal na. Ito yung kanyang laman. Dalawang 32650 na LiPo 4. So, ipa tayo magbukas ng isa pa. Ito naman, try natin. 40 watts na blood lamp. Lagyan din natin ng diesel. Ayan.
Pagkatapos yung gamit ng diesel, ilalayo din ninyo kasi flammable din ito. Kailangan nating laging safety first. Patuloy natin ito na bingaw na ito para lapat siya pagka ginamit natin mamaya. Okay. Ngayon gamitan natin ang blowtorch. Okay, na ginawa natin kanina. Tama ko ilang. Ayan, ganyan. Painitan natin. Tamang hagot lang para hindi mapasag ang kanyang salamin. Kita nyo, nasa sumusok na yung salamin niya. Inyata nyo lang masyadong mainitan ng gusto kasi baka mabasag yung salamin. Magkarak, sayang. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel, pakisubscribe na po ako. Bali, watch nyo kahit 5 minutes lang po para kapit.
Tapos pagkatapos nyo ako i-subscribe, pakiclick lang po yung all notification bell para updated kayo sa aking YouTube channel sa mga bagong upload videos. Ang ganyan lang. Pasok na natin itong cutter. Tapos ito, medyo manipis pala siya, hindi gaya ng malaki. Ito na lang gamitin natin cutter. Try natin kung kakayanin. Tingnan natin gano'ng mailubog. Gamitin na natin ang paa. Hindi kaya. Oh, okay. Po yung ating lihat. Try ulit natin para mas maluwag dito sa kabila. Aray, kainit. Ayan, ito yung nagbababors. Ayan. Ito pa natin, hindi pa kaya maikpit. Hindi pa isa, madali lang, malaki. Medyo makipot kasi space nito sa gilid niya. Hindi natin ganun may pasok. Nakalas din yan. Okay, try natin ulit.
kita. Sa ito mahigpit. Umangat na siya. Yun, umangat na. Tumakitik na. Yun. Okay na. Ay, umangat na. Ayan, tanggal na. Mainit. Kaya lang kadali magtanggal, oh. Sunog na nga yung rubber, oh. Tara rin, mainit. Ayan, tanggal na. Kaya pwede na natin palitan ng ano to, lipopor. Guys, ganyan lang pagkatanggal ng salamin ng blood lamp. Pagdating pa natin may pain salamin. Ayan, oh, halos natuno na nga yung ano niya. Yung kanyang sealant. Ayan, kita nyo ngayon, oh. Ayan. Okay. Okay na. Sana makatulong sa mga nahihilig mag-DIY dyan. At least kahit pa paano may natutunan tayo dito na panibagong kaalaman para sa pagkatanggal ng salamin ng solar floodlight. At sa tandaan nyo, tuwing gagawa kayo ng ganito, safety first. Mag-consult kayo ng goggles kasi wala tayong available, wala pa tayong sponsor. Tsaka mag-suot kayo ng kahit face shield para in case safe na safe tayo. Tsaka yung mga flammable materials, ilalayo ninyo gaya nitong diesel o gasoline o anumang flammable na fluid. Tsaka itong gas. Yan, lalayo ninyo. Okay, salamat sa mga sumusuporta sa akin YouTube channel. At sana yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Okay, salamat.